Malaysia. So ayun na nga palangga, samahan nyo akong maglinis ng malunggay. Ang dami-dami, siguro mga 2 kilo na harvest from puno. Kaya let's go mga palangga, samahan nyo ako. Yan po ang ating episode for today. Maglilinis ng 2nd harvest na malunggay. Ayan, harvest ng malunggay, tree of life. Ayan, malunggay kayo dyan, malunggay. 100 ang kilo. Ayan, dito na kayo sa organic mini farm, organic malunggay. Ayan mga palangga, ang dami nating dinisan. 2 kilo. Ang dami. Umulan kasi. Tapos yung mga stem ng malunggay, hindi pa masyado siya malaki. Kumbaga, parang daliri ko lang kalalaki yung mga stem niya. So, nung hinangin, natumba siya ba? Natumba. So, hindi na siya tuwid. So, ang ginawa ko na lang, pinagtatanggal ko yung mga medyo yumuko. Kumbaga, nagbaw yung aking mga malunggay. So, ayun, hindi ko na pinakita sa inyo. Basta, hinarvest ko kanina, pinagtatanggal ko yung stem, lahat ng stem na yumuko. Ayan, sana hindi na matumba yung iba doon kasi kukunti na lang natira. Siguro bawat puno ay 5 na lang. So, ayan mga palangga, ang dami-dami ng aking lilinisin. Biruin nyo yan, oh. Kita nyo yan. Dami-dami mga palangga, oh. Ayan, oh. Kailangan ko tong malinis ng kalahati. Kasi pag hindi, magdidilaw. Oh, uminit na nga siya, oh. So, sayang. Naninilaw kasi pag hindi siya malinis. Tapos pag nalinis ko yan, ilalagay ko sa ref. Para hindi siya manilaw. Kasi pangit na ang malunggay pag nanilaw na. Diba? So para ma-preserve natin, linisin kaagad natin. At ilalagay sa chiller. Okay, ilalagay sa mga plastic container or mga plastic na mga cellophane lang. O kaya sa mga sandbag. O kaya sa mga ziplock. Kung mayroon kayong mga ziplock. Ayan. So, yung mga palangga, samahan ako. Maglinis ng malunggay. Sarap-sarap nito. Alam nyo mga malunggay? Yung powder? Ginagawa ko tong powder. May nag-order na naman sa akin yung doktor ng mga aso ko. Nag-PM kanina, malunggay powder daw kung meron daw ako. Sabi ko, istipot ka lang dyan, Dok. Sabi kong ganyan. At meron akong malunggay na powder. Mga 400 grams siguro yun. Yung kumbaga ibigay ko lang sa kanya kasi pag siyang pumupunta dito sa bahay para sa mga sa pag-service ng aso, hindi ko siya hindi ako pinapabayad ng service ng aso. Kaya binibigyan ko lang siya ng malunggay powder para hindi ko nadadalhin yung 2 aso. Naku po, ang bigat ng mga aso, very strong sila. Pumayat na ako ngayon. Hindi na kagaya dati na kayang-kaya ko ang Tsaka na sila ngayon, malaki ng mga aso ko. Malalaki na. Kaya, hindi ko na sila kaya. Nung maliit pa sila, kayang-kaya ko silang ilabas papunta dun sa clinic. 2. Talik ko sa baywang ko. Ngayon, nako, hindi na. Ako na ang inaano nila. Ako na ang, sila nang nag-aakay sa akin. Dati ako ang aakay sa kanila. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, Dok, kung pwede, ikaw na lang punta dito. Tapos, tinatanong ko kung magkano ang service charge kasi may bayad yan. Pag ang doktor ang pumunta sa bahay,
ng ano, client, magbabayad tayo niyan siguro mga 150 RM o magkano yun, 1,005 Pinas. So ang ginagawa ko na lang, pinagluluto ko si doctor ng ano, moringa pow. Moringa pow, ano yun, empty plain, plain moringa pow. Tapos bigyan ko ng malunggay powder, moringa tea. Oh, di ba? Hindi na ako nagbabayad. Ganyan lang yan mga palangga. Tapos anuhin mo si doktor. Yung daldalan mo ba? Yung ganyan ako, very friendly. Doc, ganun ba? Yung sales talk bitaw para ano, isi-sales talk natin. Ayan. Kaya hindi tayo pinapabayad ng ano, siyang pupunta dito. Nandiyan lang naman sa kabilang kali, hindi naman masyadong malayo yung ano, yung pet shop diyan. Yung veterinary yan. Veterinary. Doktor ng mga aso. So ito nga, nag-PM siya kanina. Moringa powder daw. Nahalo kasi ito ni doktor sa ano eh, sa smoothies niya. Kaya sa akin, sa inyo mga palangga, nako, magtanim na kayo ng mga malunggay dyan sa, kung mayroon kayong plot dyan, kung mayroon kayong plot, nako, magtanim na kayo ng malunggay. Magkakapira kayo nito. Kapira kayo. Gagawa kayo ng malunggay powder, gagawa kayo ng malunggay tea. Okay? Malunggay kopi. Nako, ilalagay nyo sa tea bag, kagaya ng mga ginawa ko. Tapos, ano nyo, i-offer nyo dyan. Una, huwag nyo munang papabintahin. Ang gawin nyo, pag nakagawa kayo, nakalagay na kayo sa tea bag, o maglalagay kayo sa plastic, no, sa isang plastic na maliit, sa ziplock, tapos lagyan nyo ng tatlong piraso. Kumbaga, sample lang ba? O, kagaya ng ginawa ko sa mga sisi ko dito sa church, pinapatikim ko sa kanila. Sabi ko, mga palangga, sisi ko, tikman nyo ito, mayroon akong ginawang ganito. I'm sure magugustuhan ninyo. Sabi ko sa kanila, pag nagustuhan ninyo yan, PM nyo na lang ako. O, diba? Ngayon, nag-order na sila. Diba, mga palangga? Ganon ang ating gawin. Ipatikim nyo muna, tapos pag nagustuhan nila, uy, mag-PM yan sa inyo. Uy, Sister Josie, Sister Mami G Vlogs, ang sarap naman nun. Magkano ba yun? O, diba? Magkano ba yung malunggay tea mo? Ang sarap naman ng malunggay tea. Pa-order nga, magkano ba? Ganon. Sabi ko, 150 lang, Philippine money. Sabi ko, 15 RM for ringgit. O, diba? Kaya, magtanim-tanim na kayo ng malunggay dyan. Magtanim-tanim na kayo. Kasi kung magkagawa kayo ng malunggay tea, magkano ang isang tea bag? O, binta nyo ng 5 piso. O, tapos, pag nilagay nyo na sa packaging, 25 piraso, 450 piso. O, saan pa kayo nyan? Pera na yan. Kaya magtanim na kayo ng malunggay. O, yan. Ako, nag-aano na ako dito. Gumagawa-gawa na ako kung paano ang magiging business ko pag ako ay nakauwi sa Pilipinas for good. Ito na ang aking nagustuhan. Gagawa ako ng malunggay powder. Gagawa ako ng malunggay tea. O, diba? Gagawa ako ng mga guava tea, lemongrass tea, bitter gourd tea. O, diba? Kakapira tayo. Hirap kaya sa Pilipinas pag ano? Hirap kaya sa Pilipinas pag wala tayong income. Pag ikaw ay ano, marunong gumawa ng malunggay kopi, malunggay tea, o, diba? Pira na yan. Tapos i-re-repack nyo pagaya yung mga ginagawa ko. Diba ang palangga? O, ayan. Ngayon pa lang, habang nandito tayo sa ibang bansa, hindi puro work, kailangan din pag ano, mag-isip tayo kung ano kaya ang magagandang business pagdating ng araw.
pag naka-uwi na tayo for good. Ano kayang ibibusiness ko? Gusto ko yung ano, yung hindi napapanis. O ito, ang paggawa ng malunggay, di ba? Kung may plot ka dyan, magtanim ka na, utusan mo na yung mga kamag-anak mo dyan sa Pinas. Sabihin mo, magtanim ka ng maraming malunggay sa palibot ng bahay. Oh, pagdating, pag-uwi ko, ako ay maggagawa ng ano, malunggay powder, malunggay tea, oh, pati na yung malunggay ng kapitbahay, bilihin mo na. Ganyan. Tapos, dito pa lang, mamimili na tayo ng mga kasangkapan, yung mga, ano, yung mga plastic for packaging. Tapos, bibili na tayo ng mga, ano, mga vacuum sealer, ana. Bibili na tayo ng vacuum sealer. Para pag ibinta natin yung ating mga powder, bibili din tayo ng vacuum plastic. Oh, tapos, ilalagay mo doon, 1 kilo. Tapos, yung 1, ano, or kalahati ba, ilagay mo doon. Oh, tapos, bibili ka na din ng machine mo, yung heavy duty na blender, electric blender na heavy duty, yun, double purpose yun. Pwede kang mag-ano doon, mag-blender, at pwede mo din siyang gamitin for pag-powder ng mga malunggay. So, kagaya ng ginawa ko mga palangga, nag-ano talaga ako, ibre sahod ko, gumumili ako ng electric blender na heavy duty. Doon ko pinapowder, ang bilis, ang dali, mga palangga. Tapos next time, sahod, bibili ako ng yung vacuum machine at saka yung vacuum plastic. Kasi ilalagay natin sa mga vacuum yung ating mga malunggay powder, yung ating mga malunggay tea, ana. So, pag dadalhin nila overseas, di ba, sa balikbayan, bibili tayo doon kay Mami Chi Organic Moringa Treats. Yan, ang ipapangalan ko sa aking munting tindahan. Tindahan ba? Tindahan na, ano, gawa lang sa payag-payag. Tapos, ang atop sa akong tindahan, yung pawid ng nyog. Pawid ng nyog. Kaluoy sa kong tindahan, pawid ng nyog. Di ba? Tapos ang mga dingding, mga dingding, yung bambo, yung kawayan. Kasi nga organic nga. Mami G. Moringa Organic Treats. Di ba? Di ba? Ang ganda. So, ayan mga palangga. Diyan po nagtatapos yung ating episode for today kung paano po tayo maglinis ng malunggay at mag-preserve at kung paano po, ano po ang gagawin natin pagdating ng araw tayo ay mag-uwing for good. So, magandang i-business itong malunggay kasi sa atin hindi ito mahirap na itanim. Okay? So, maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe, like, and share to bless other. Okay, para sila din po ay makapagtanim ng malunggay at mapag-isip-isip nila na sila din po ay gagawa nito kagaya ko. Okay, so hit mo yung notification bell kung bago ka pa lang para updated ka sa aking mga sumusunod pa na mga video. Maraming salamat. God bless everyone. Bye!